Good day mga ka-sports natin dyan. Finally, Faith Nisperos, ginalaw na ang baso. Kahit nga busy ngayon, itong si Coach De Brito dahil nga SEA Games at may laban nga ang Team Philippines mamaya kontra nga sa Cambodia. Pero nakuha niya pa rin itong si Faith Nisperos. Ayun nga sa issue ay talagang pinag-aagawan nga itong si Faith ng iba't ibang mga team. Ngunit mas pinili niya na pumirma ng kontrata sa Akari Chargers. Ating sisilipin ang bagong team ngayon ni Faith Nisperos. Welcome sa pro itong si Faith. At titingnan natin kung may papalabas pa ni Coach De Brito ang kagalingan ni Faith. At ayon nga sa report ay kasama nga si Faith Nisperos sa first six. Panoorin ang buong detalye hanggang sa dulo. Pero kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Faith Nisperos, tapos na nga ang kanyang karera sa UAAP. Sa ngayon nga ay nakapirma na nga siya ng kontrata sa Akari Chargers. Ito ngayon ang kanyang bagong team. Alam natin na ang ating Faith Nisperos ay isa nga sa pinaka-key players ng nasabi nating Ateneo Blue Eagles. Pero ngayon mga ka-sports, sa kanyang pagpasok nga sa pro ay swerte siya dahil naka-line up na agad siya sa first six. Hindi katulad ng iba na mga players kapag pagpasok nga sa pro ay ginagawa lang bench. Pero ibahinin nyo itong si Faith Nisperos dahil naka-line up nga siya sa Akari Chargers bilang nga pinaka-key player. Superstar naman talagang masasabi natin itong si Faith Nisperos dahil marami na itong napatunayan simula nang nasa UAAP Junior siya hanggang nang nasa Ateneo siya. Hindi man nakapasok ang kanyang team sa Final Four ng kanyang pag-alis nga sa Ateneo, pero hindi ibig sabihin na hindi magaling si Faith dahil alam natin sa individual award ay marami na talaga itong napatunayan itong si Faith Nisperos. Kaya't bagay na bagay talaga siya dito sa Akari Chargers at welcome na nga siya ng kanyang mga bagong ka-teammates. Sobrang believe rin talaga ako dito sa Akari Chargers team dahil alam natin na halos lahat ng mga players na kinukuha nila ay kilala na sa larangan ng volleyball. Kung kaya't masasabi natin na hindi basta-basta ang mga Akari Chargers players at lalaban talaga to sa paparating na PBL. At siguro makakapasok na sila sa top 4 ngayon dahil kilala naman natin na talagang malalakas na ang kanilang mga player ngayon. Titingnan na lang natin kung gaano ba sila kagaling at ano ba ang mga diskarte ni Coach Sosa De Brito. Kayo, ano sa tingin nyo? Kaya na ba ng Akari Chargers makapasok sa top 4? Kayo na ang bahalang humusga. Comment na lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. At mamaya nga po mga ka-sports natin dyan, magkaharap na ang kauna-unahan laban ng ating women's volleyball team na kung saan ay makakaharap nga nila ang Team Cambodia. Ating suportahan na lang po ang ating Team Philippines. At sa mga bashers dyan, manahimik na muna kayo at hindi natin kailangan ngayon ang mga ampalaya. Mamaya sabay-sabay natin panoorin ang ating Team Philippines sa kanilang laban. Mamayang gabi na po yan mga ka-sports natin dyan. At syempre mamaya po mga ka-sports natin dyan, inyo pong abangan ang ating mga maiinit na balita hinggil nga sa laban ng ating Team Philippines at ng ating Pinong Superstar Alyssa Valdez. At kung ayaw nyong mahuli sa resulta mamaya, tumutok kayo sa aking YouTube channel at mag-subscribe. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.